Yo, what's up? iPhone 13, fully paid. Yung down payment nga lang. Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Bali, ito nga pala yung continuation ng video kung saan kumuha nga tayo ng iPhone 13 sa Myers. Bali, ito na yung iPhone 13 na nakuha natin sa Myers. Ito. Bali, sa Myers, sa Kapas tayo kumuha, dyan sa may Waldermart Kapas. Through Skyro. Shoutout pala dun sa agent ng Skyro na nag-assist sa akin. Tapos napakadali lang yung na-approve tayo dun sa kanilang apps. Bali, ito nga pala yung iPhone 13. Ayan. iPhone 13. 128 GB lang siya. 128 GB ay ROM. Bali, napsa na nga pala namin dun sa store to. Bali, chinak nga nila. Tapos, sila na nga rin yung nagtanggal dun sa strip dito. Ayan. Bali, pag binuksan mo to guys, what's in the box? Ito nga, medyo maingay. Nandito sa time na trabaho. Tapos, maraming dumadaan na sa sakyan. Bali, ito nga pala siya guys. Ayan. Napakaganda ito guys. Bali, ang nasa loob lang nito, ito. Bali, chinak ko nga rin siya. Yung mga papers niya, tapos yung USB cord, ito. Tingnan muna natin yung sa loob ng papers niya. Tingnan natin kung legit yung ano. Bali, nandito nga, makapal nga rin ilang perasong kuhan, mga papel, yung home to. Tapos yung Apple logo, ay sticker. Tapos nandito na rin yung kanya, yung ejector, yung pang-tanggal ng SIM card sa ano, yung pag-rusak. Bali ito. Wala namang ano, wala namang special sa kanya. Yung lang yung nasa loob niya. Wala pa nga siyang kasamang adapter. Bali, aparte yung binili ko nga pala yung adapter charger niya. Bali, Type-C yung ano niya. Pumili nga lang pala ako ng aparte yung adapter niya na antata kay U-Green. Bali, na-check ko na nga pala ito guys, goods naman siya. Ito, U-Green. Goods naman siya, fast charger siya, tinesting ko siya from 20%, tapos 30 minutes ko siyang chinards, umabot siya ng 70% pataas. Bali, almost kalahating oras, bali 50% yung nadagdag. Mga isang oras ko, full charge na yung cellphone. Miss naman siya guys. Tapos, ito naman yung tingnan nyo naman guys. Yung iPhone mismo. iPhone 13, 128. Ito. Bali, tinanggal ko na nga rin to. Ito, ma-set up ko na yung ano nga, yung Apple ID sa para sa Apple Store. May set up ko na. Tapos, kung bubuksan natin, ewan ko, ayan, yung Apple logo. Wala na lumabas na hello kasi nga yung ano, hello naman lumalabas yan pag i-set up niya yung buong iPhone, yung unit, yung di ba lalabas yung hello. Pero ito hindi na lumabas yung hello kasi nung una lumabas na yun, na-set up na nga dun sa store. Tapos nung ano, hindi, nilagyan ko na nga rin siya ng mga ng Apple ID, gumawa na nga rin pala ako. Bali, nanood lang ako ng tutorial sa ano, sa YouTube. Tapos kinaya ko na lang paano yung step by step. Eto. Medyo lang muna, dahil nga hindi naman ako talaga Apple user, medyo nakakalito talaga. Pero nung nasanay na ako, yun, yung inano ko lang, nasanay na rin ako. Bali, eto siya. Yan. May download ko na nga rin pala yung mga GDAS ko, yung mga YouTube, lahat ng mga dati kong application sa dati kong cellphone. Bali, transfer ko na nga rin pala dito yung mga ibang data ko. Yan. So, ipapakita ko guys yung ano niya, yung video and camera test niya kung malinaw nga ba. So, ito guys yung mga nag-resulta. So dito nga guys, ito, pumunta ako dito sa may kanyang camera. Ayan, i-check ko lahat yung mga kanya. Bali dito,
Umpisa tayo sa photo. Ayan yung times 1 zoom niya. Ayan, pag magkatapos, ayan yung kuha niya. At dito naman, yung portrait niya, guys. Ayan, may natural light, studio light, contour light, tapos yung stage light mono, and then yung high key light mono. Ayan, guys. Bali, dito naman tayo sa kanyang panorama. Ayan yung result ng kanyang panorama. Ayan, slide nyo lang, i-ano nyo lang yung, ano, yung cellphone nyo dun sa arrow, bali, yan, sundan nyo lang yan. Ayan, guys, yung kukuha ng camera niya. Tapos naman, punta naman tayo dito sa kanyang video resolution. Bali nga pala, may pagpipilian kayo dito ng resolution, yung 4K. Yung 4, ayan ang kuha ng kanyang 4K, saka yung 60 frames niya. Tapos yan naman yung HD, tapos 60. Tapos pwede nyo rin palitan yung frame niya dyan ng 25, saka yung 30. Ayan, guys, nasa inyo naman kung gusto nyo, ano, kung anong gusto nyo resolution ng video nyo, kung magbibideo kayo. And then punta naman tayo dito sa cinematic, guys. Ayan, guys, kung mapapansin nyo, pag naka-cinematic, nagpo-focus siya dun sa mismong tao or bagay. Bali yung background niya, malabo. Bali nakapokus kasi sa ano yan eh, kung ano yung kinukuhanan. Pero pwede nyo rin linawan yung background niya, pindutin nyo lang yung F, tapos itaas nyo lang hanggang sa F16. Kung gusto nyo ng malabo, yung background, ayan, hanggang F2.0 yung sagad niya. Ayan, napaka-good naman ng kuha niya, guys, yung ano niya, yung pinaka-output niya. Ayan, tingnan nyo naman, guys, kung gaano kaganda talaga yung ano, video quality niya, yung camera. Talagang goods na goods talaga. Pagdating talaga sa camera, iba parang talaga yung iPhone talaga. Lalo na yung matataas ang specs. Ayan, oh, tingnan nyo naman, guys. Oh, focus na focus. Pag cinematic talaga, oh. Ayan. So, dito, guys, pupunta naman tayo sa kanyang slow-mo. Bali, meron nga pala siyang 0.5 and then 0.1. Ayan, yung 0.5 niya tapos yung 0.1. Hanggang 3 times zoom nga pala yan, guys, ang pwede nyo magamit. Kaya lang yung kanya HD 240 frame lang. Yan sa kanyang slow mo. And then try natin to, guys. Ayan, videoan natin yung pusa. Ayan yung galaw niya. Ayan. Try nating kunin yung output niya. Kung maganda ba yung ano niya. So dito, guys, ayan, i-play natin. Ayan nga pala yung kuha ng slow mo. Tingnan nyo. Oh, di ba? Slow mo yung pusa. Napakaganda rin nito, guys. Pag gumagamit kayo ng mga slow mo, tingnan nyo naman, oh, oh, di ba? So ayan, guys, oh. Punta naman tayo dito sa time lapse. Ayan, bali mag video record tayo ng kanyang output. Tingnan natin kung maganda rin ba yung quality. So ayan, dito nagbibideo na ako. Ganyan yung kuha ko. Tapos mamaya tingnan natin yung kuha niya, yung output, ang pagkakuha ng video. Ayan, pag time lapse, tapos yung result, mabilis yung kuha. Ayan, so pwede na siguro niyan to. Tingnan natin yung result. Bali, eto nga pala yung result niya, guys. Ayan, o, diba, mabilis lang. Pero ang tagal natin yung video, pero yung ano, mabilis lang, kasi nga time lapse yun eh. So yun lang, guys, bali yan na lahat yung quality nitong camera ng iPhone 13. Yan, goods na rin yan para sa akin. Lalo na sa para sa aking baguhan pa lang. Kaya talagang pinagsikapan ko na makakuha nitong iPhone. Lalo na pagdating sa pag-vlogging. Kung nagustuhan nyo yung video nito, huwag kalimutan mag-subscribe, like, and please share na rin. Salamat sa panonood, guys. Hanggang dito na lang. Paalam!